At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Nathan, tawagin mo na si Ma'am Sofia. Kayo na lang, Inang. Aba, inuutusan kita eh. Ako naman ang inuutusan mo. Buwan kasi, baka pag nakita na naman ako ni Mami, baka pagkagalitan na naman ako. Hindi ba't sinabi mong bumait na siya? Oo nga ho. Bumait na siya sa ospital. Pero mali natin. Pag-uwi pala dito eh, babalik ang kasungitan niya. Eh, batang ito, oo. Kung ano-anong sinasabi niya. Eh, sige na. Tawagin mo na si Ma'am Sofia para makakain na. At nang makakain na rin tayo pagkatapos niyang kumain dahil nagugutom na ako. Ma'am Sofia? Oh, Nathan, ikaw pala. Talaga mo palang dito ka rin, nakatira, no? Oho. Siya nga po pala. Pinapasabi po ni Inang na kumain na raw po kayo. Ay, salamat naman. Kanina pa ako nagugutom. Oh, sige. Mauna ka na sa lamesa at susunod na ako. Oho? Ang sabi ko, sabihin mo sa Inang mo na maglagay siya ng isang pangpinggan sa lamesa. Para sa'yo. Ho? Salamat naman at natapos ko na lahat ng assignments ko. Hindi na ako... Oh, mayroon pa pala akong isang assignment na dapat sagutan. At ang mathematics pa na pinakaayoko sa lahat. Teka nga, matawagan ko si Bella. Oh, friend! Patulong naman oh! Eh ano pa ba? Di as usual, ang mathematics... Sige na naman, oh. Ito naman, walang pakikisama. Bakit? Nasaan ka ba? Ano? Nasa party ka? Tingnan mong bruhitang ito. Pupunta pala ng party, hindi man lang ako ni Yaya. Ah? Ganun ba? Reunion ninyong magpipinsan? Naku, sinabi mo pa. Yan nga ang pinakaayoko sa lahat, eh. Ang ma-out of place ako. Pero paano to? Hindi ko talaga alam ang sasagot ko eh. Nangangamuti na naman ako eh. Ha? Talaga? May kakilala ka na magaling sa math? Sino? Oh, sige. Kahit magkano pa, babayaran ko. Basta matulungan lamang niya ako sa assignment ko. Friend, sandali lang ha. Nagri-ring ang isa pang cellphone ko at ang kuya ko ang tumatawag. Sige, tatawagan na lamang kita mamaya. Sandali lang. Sige, bye. Sinasabi ko na nga ba, si kuya ang tumatawag eh. Siguradong kukulitin na naman ako nito. Sagutin ko na nga. Oh, hello, kuya. Bakit na naman? Nasaan na si Papa? Bakit wala pa rin siya? Sinabi mo na ba na narito pa rin ako sa presinto? Oh, Nathan! Ano pang ginagawa mo? Maupo ka na.
Sana ko mauupo. Eh, siyan pa. Di dyan sa may pinggan na ipinahanda niya. Hmm? Maniwala naman kayo. Oh, hindi ba? Ikaw nga itong nagsabi sa akin eh, na dagdagan ko pa ng isa pang pinggan ang lamesa na para sa'yo. Eh, yun kasing sinabi sa akin na sabihin sa inyo. Eh, kaya nga eh, maupo ka na para makasabay kanyang kumain. Oh, ano bang pinagtatalunan din yung dalawa ha? Oh, Nathan, bakit nakatayo ka pa dyan? Halika na sabay na tayong kumain. Oh, sige na iho, maupo ka na at nang sabay na tayong kakain. Ah, halika na Nathan. Oh, Nathan, maupo ka na. Pinapaupo ka na ni Ma'am. Bakit ikaw? Hindi ka ba sasabay sa amin? Eh, salamat na lang po, Ma'am. Pero kayo po talaga ang naunang kumain bago kami. Ganun ba? Halika na, Nathan. Maupo ka na habang mainit pa ang pagkain. Ate, paupuin mo na yung anak mo. Eh, Ma'am, Yaya po ang tawag ninyo sa akin. Hindi po ate. Ah, ganun ba? Halika na, Nathan. Sabayan mo ako sa pagkain. Oh, sige na, Nathan. Sabayan mo na si Ma'am. Eh, nahihiya po ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Tayo-tayo lang naman ang naririto eh. Isa pa, inak mo naman siya oh. Kaya kanino ka mahihiya? Ako itong nag-aalok sa iyo na sumabay sa akin. Eh, hindi lang siguro sanay si Nathan na makisabay sa inyo, Ma'am. Kaya po siya nahihiya. Ah, ganun ba? Kung ganun, sabayan mo na rin kami. Ano na ulit ang tawag ko sa'yo? Eh, Yaya po. Oh, kumain ka na rin. Para hindi na mahihiya itong si Nathan. Wawa, bigatin ka kanina. Kasabay mo si Ma'am Sofia sa pagkain. Ang lakas mo na yata kay Ma'am Sofia ngayon ah. Uwa, akala ko ba masungit siya? Bakit kanya pinasabay sa pagkainan? Hindi ko nga rin siya maintindihan eh. Naninibago talaga ako sa kanya. Sabi ko na sa'yo eh, mabait siya. Pero kung mabait siya, eh bakit kami lang niinang ang pinasabay? At hindi ikaw o nang iba pang naririto sa bahay. Eh, syempre. Kayo lang ang nandun. Siguro kung nandun ako o yung iba pa, ipasasabayan din kami sa pagkainan. Hmm? Ewan. Basta, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa biglang pagbabago ng ugali ni Ma'am Sophia. Ikaw naman, kung ano-ano ang iniisip mo, magpasalamat ka na lang dahil bumait siya sa'yo. Kung sinasabi mong pinagsusungutan ka niya palagi noon. Eh ngayon tingnan mo, mabait na si Ma'am Sophia sa'yo. Umalis na nga siya eh. Eh bakit wala pa siya dito hanggang ngayon? Eh malay ko. Sinabi ko naman sa kanya na nakulong ka eh. Ano bang sinabi sa'yo pagkasabi ng makulong ako? Eh nagalit siyempre. Tapos umalis ulit. Baka nga pinuntahan ka na dyan eh. Anong oras ba siya umalis dyan sa bahay? Kanina alas 7. Eh alas 7 pa pala ng gabi. Bakit wala pa rin? Alas 10 na ng gabi ah. Eh, malay ko. Tawagan mo ulit si Papa. Ano kaya kung ikaw na lang tumawag sa kanya? May cellphone ka naman. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Masusuntok na kita na eh. Eh, di subukan mo. Sige na, sige na.
Hindi rin kita patutulogin. Tatawagan ng tatawagan kita para hindi ka makatulog. Di i-off ko ang cellphone ko. Problema ba yun? Sige na, sabi. Para makalabas na ako rito. Ewan ko lang kung... Oo na. Lakas-lakas ng loob gumawa ng hindi mabuti. Tawagan mo na si Papa. Ang dami-dami pang sinasabi. Tawagan mo na! Ano? Uulit ka pa ba sa ginawa mo? Bakit kasi nagpapaniwala kayo dyan sa mga pulis na yan eh. At sasabihin mo pang mga sinungaling ang mga pulis dito? Uy, Brando, kilala ko ang mga kapwa ko pulis dito. Ah, at kilala rin nila ako kaya huwag kang magsalita. Ha? Na para bang nagkakamali lamang ang mga pulis dito? Eh, totoo naman eh. Oo, saan ka na naman pupunta? Uuwi na ako. Uuwi ka ng pali, bakit ka pa lumalayo sa akin? Nabibigyan na kasi ako sa kasi, sermonyo eh. Sandali lang! Brando! Brando, bumalik ka dito! Sandali lang! Ang sabi sa akin ng anak mo eh, dito na raw lumaki si Dayton. Oho, baby pa lamang po siya. Naririto na siya sa bahay ninyo. Ganun ba? Kaya pala, magaan ang lumpo sa kanya. Baby pa lang pala siya eh, naririto na siya sa bahay. Eh, maiba po ako ma'am. Pinapatanong po pala ni Mabel kung papasok raw ba siya sa opisina. Oh, hindi pa. Ano na ba naggagawin ko sa office? Eh, lahat na ba dahil nakalimutan ko? Pati nga pangalan ko ay hindi ko alam eh. Mabuti na lamang at mababait kayo nakasama ko dito sa bahay. At hindi niyo sinasamantala ang pagkalibot ko. Eh, pamilya na kasi ang turing ninyo sa amin. Kaya buo rin ang aming malasakit sa inyo, ma'am. Maraming salamat kung ganun. Ah, sige pala. Si Nathan... Hindi ko yata nakikita. Eh, ma'am, umalis na po siya para pumasok sa school. Pero nakadilig na po siya ng mga halaman. Mabait na bata talagang anak mong yun, Yaya. Ah, siya nga pala. Magkano lahat ang hospital bills ko? Eh, hindi ko alam, ma'am, kasi hindi naman tayo ang nagbayad ng hospital. Anong hindi tayo nagbayad ng hospital? Huwag mong sabihin, nilibre ng ospital ang pagpapagamot ko. Eh, hindi po libre. Kaya lang po eh, ang nagbayad ng hospital bill ninyo ay yung nakabangga sa inyo. Ah, talaga? Ah, mayroon pa rin pala kahit paano. Nung mga taong hindi tinatalikuran ang obligasyon sa kapwa. Oo nga po eh. Ang iba nga po eh, kung hindi man nakikipag-away, inakikihati lamang sa gastusin. Pero ang nakabangga sa inyo eh, hindi pa man kayo nakakausap. Sinagot na kaagad ang lahat ng bayarin dito sa ospital. Kasalanan din niya siguro, kaya bukal sa loob ang pagbabayad sa lahat ng bayarin. Eh, sino ho bang may kasalanan? Kayo ho ba o siya? Ah, hindi ko alam. Hindi ko maalala, pero malamang ang nakabangga sa akin ang may kasalanan dahil siya mismo ang nagboluntaryong magbabayad sa lahat ng bayarin sa ospital.
pwede mo akong samahan, Nathan? Nakong sa ibang araw na siguro. Bakit? May klase pa ba? O may susunduin ka? Ha? Eh, may klase pa ako pagkatapos itong vacant period ko eh. Kakainis. Sa dinami-dami ng mga lalaking pwede kong makita eh, ang kumagpang ito. Ay, ganun ba? Basta sa susunod na araw, ha? Ihatid mo ako sa bahay namin. Oo naman. Yabang talaga. Kala mo kung sino. Tsaka, ang tagal naman ng tutor na yun. Kanina pa ako dito eh. Wala pa rin. Kung hindi lang talaga kailangan eh, hindi ako maghihintay ng ganito. Nakakaasar talagang taong yun. Paimportansya. Teka nga, tatawagan ko nga ulit. Oh, ayan, nagre-ring na. Hello? Hindi ba't ikaw ang nakausap ko na inirekomenda ng friend ko na mag-tuto sa akin? Opo, ma'am. Naririto na nga ako sa sinabi mong meeting place natin. Ano? Nasaan ka na? Naririto lang ako, ma'am, sa inalim ng malaking puno. Ano? Nakapolo ako ng green at mauang pants. Naku, siyabang pala ang kausap ko. Dito pala lumaki si Nathan. Kaya pala, magaan ang loob ko. Pero paanong dito lumaki? Ma'am, ito na ho pala ang merienda ninyo. Juice po at isang slice ng paborito ninyong kankanin. Ay, naku, tamag-tama. Nagugutom na ako. Timing ang paghahanda mo ng merienda ko. Ay, ganitong oras kasi ang pagbibigay ko ng merienda ninyo, ma'am. Tuwing naririto kayo sa bahay. Ganun ba? Salamat. At mayroon akong kasama sa bahay na inaalagaan ako talaga. Eh, walang ano man yun, ma'am. Eh, trabaho ko lamang po to. Oo, pero ramdam kong pagmamahal mo at pag-aalaga mo sa akin. Ah, sige pala. Matanong ko lang. Paano napunta dito ang anak mo? Ang ibig kong sabihin eh. Buntis ka na ba nang kinuha ka ng mga magulang ko bilang yaya ko? Ho? Kasi hindi ba? Ayon na rin sa kwento mo sa akin na ikaw ang nag-alaga sa akin na kinuha ka ng mga magulang ko na maging yaya ko. Tama ba ang naintindihan ko sa kwento mo? Eh, opo ma'am, tama po. Bata ka pa noon ma'am, mga edad 10 ka lang siguro. Nankunin ako ng mga magulang ninyo bilang yaya ninyo. E palibhasa, mababait ang inyong mga magulang at mabait din kayo, kaya ako nagtagal dito. Kaya nga, tinatanong kita ngayon kung paano napunta si Data dito sa bahay. Ibig bang sabihin, ay nabuntis ka ng nobyo mo at tinagmuhan ka? Eh, ma'am, totoo pong ako ang nag-alaga sa inyo. Nayaya ninyo ako. Pero hindi totoong anak ko, si Nathan. Ano? Hello, ma'am. Naririyan ka pa rin ba? Ha? Oo, oo, oo. Naku, ano kaya ang gagawin ko? Eh, nasan ka na, ma'am? Pwede ba? Huwag mo akong tawaging ma'am. Di pa naman ako guru eh. Eh, pagbibigay galang ko lang naman sa iyo, ma'am eh. Naku, at talagang inulit mo pa, no? Sabi nang huwag mo na akong tawaging ma'am eh. Oh, sige. Anong itatawag ko sa iyo kung ganun, miss? Miss Taray? Naku, nakilala pa yata ako ng kumag na ito. Narito na ako sa sinabi mong lugar kung saan tayo magtatagpo para sa pagtuturo ko sa'yo. Naku, bakit kasi sa dinami-dami ng taong
pwedeng irekomenda sa akin ang ukray kung kaibigan eh. Ito pang siyabang ang inirekomenda sa akin. Ano ang gagawin ko ngayon? Ma'am, nasan ka na ba? Gusto Aray? Ano na? Matutuloy ba o kakansel na lang natin? Ha? Ano kaya ang gagawin ni Althea? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoresa, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.